Hello mga ka-jungle! Welcome to my channel! Welcome to Mark of the Jungle Plant! So, ito na po ang kinakikintay ninyo na houseplant tour! Veranda or ano ba ma? Garahean. Pero hindi to garahean kasi nandito tayo sa veranda natin. So, let's go. I will tour you with all my plants at sasabihin ko lahat ng aking makakaya. Scientific name nila, common name, and it's all. Dito tayo muna. This side is yung pagpasok sa aming main door, which is may mga halaman tayo makikita. So may mga outdoor plant naman tayo dito. This is a Cordyline terminalis, tea plant kung baga na tatawag dito sa atin. And kung nakita niyo yung aking how to take care of plants, pinakita ko to sa inyo. Meron tayo ditong green na variegated na meron siyang pula sa gilid ng dahon niya. At we have here a full of stranger, charot, full of ano siya, red siya. And as you can see, red din sa ilalim ng leaf. At meron na siyang pausbong ng mga dahon. And ito pa. So, meron din tayo mga ka-jungle. May caladium. This is pink one. Postment joiner siya. At nakuha ko siya din sa, ano, sa summer. Sa Basay summer. At maganda siya kasi malaki na siya. Tapos meron siyang mga baby na saha dito. Yan. I love this plant. Kung gusto niyo yung humingi, ito, bigyan ko kayo. So, next is my Dracaena circulosa na mamamatay na pero may pausbong na mga new leaf. At ito, tinanim ko lang to pero iwan ko kung mabuhay ito. Tinusok lang yan. Tapos ito, oh, meron na siyang new leaf na ano siya, na lagas siya dahil nilagay ko siya sa ano, sa in direct light, direct sunlight, I think. Tapos, yan, nalagas siya. Tapos, I just recovered this plant. Tapos, okay naman siya. So, next is my one and only money tree. This is Juana Chestnut. And as you can see, wala pa akong variegated. Pero, ito, kahit hindi siya variegated, maganda siya. And as you can see, ang mga dahon niya, count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, lucky. Lucky siya kasi 7. And then, mataas to eh. As you can see, the stem. Pakita mo yung stem. Yan. Tapos, meron siyang purchase na thank you from Mother Plant. And also, meron pa rin ako parating mamaya eh. And then, let's go here. This is my snake plant na pinapagate ko kahapon dahil namamatay na siya sa aming loob ng bahay dahil ewan ko, nagpa-root-root siya mga ka-jungle. Pero ngayon, okay na siya. Inalo-halo ko lahat ng snake plant ko. Meron ako ditong snake plant na Sansevieria Kirky na sinabi ko sa inyo nung how to take care of plants na Sansevieria Star. Tapos, meron din ako ditong kaibang Sansevieria. Hindi ko alam ang ano niya, specific name. Tapos, nagpapigit ako ito, this plant. And this is one of my favorite kasi malapad yung dahon niya. And the next one is my Syngonium vine. This is a three-finger Syngonium. Tapos, ito. Actually, dalawa ito eh. Dalawa itong Syngonium eh. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Tapos nakalagay lang siya sa plastic na container dahil ayoko ng pot na malaki dahil vine lang naman siya, nag-thrive siya. At ito, kahoy lang to eh.
Ayan, oh, nag-aano na siya, nag-uugat na dito. Pakita mo. Ayan, Maka Jungle. Umuugat na siya. Ayan, ito pa. Oh, you can see. At, ano siya? Gusto ko kasi, pag dumami siya, papalibutan ko siya dito hanggang papalikod. Basta, mag-ano siya. I will update you, Maka Jungle. Dito sa dalawa kong, ano, actually, ito yung pinaka-favorite ko talaga sa lahat ng mga halaman. Yung, ano, Syngonium. Dapat just take note kasi baka magpalaro ako. Tapos, sabihin ko kung ano ang favorite plant ko. So, balik na natin. So, my next one is my crotons here. Crotons. This is, actually, ang mga crotons ko ay, ano siya, galing siya kay Ate Amy, yung neighbor ko. Nag-propagate lang ako. At, ano na siya, 6 months na siya. Pero, ganun pa rin siya. Slow grower siya. Pero, ito yung pinakamagandang kong croton kasi, ano siya eh, para siyang vine na nag pwede siyang pang hanging plant. And also, this is one of favorite din kasi variegated siya. Yan. And, I have here my Mickey Mouse. Alam nyo, ito, sabi ko, yung ito, Maka Jungle, nisearch ko talaga ang name nyo to, scientific name, pero hindi ko ma-search. Pero, sabi ni Ate Lisa, this is a Mickey Mouse plant. Sabi ko, bakit tinawag siya Mickey Mouse? Eh, parang tree lang siya. Tapos, as you can see, Maka Jungle, oh, meron siyang parang ano, mga tunok, mga tinik na ang ganda. Tapos, matagal siya, slow grower siya. And, balik na natin. Tapos, meron naman tayo ditong variegated na lily. As you can see, oh, para na siyang ano, damo. Kasi may natumutubo ng mga damo. Hindi ako nakapag-prepare, ano ba to? Okay, lily to, at variegated siya actually. Tapos, pag meron kayong ano, mga ganitong plants na okay lang yan, normal lang yan, magka-yellow ng ano, tatanggalin lang ng mga ganito. Yan, tapon natin. So, dito naman tayo sa ating, this is Bird of Paradise. Nakalagay siya sa red pot. At, nilagyan ko siya ng sand. Ewan ko, kasi okay naman siya. Marami naman ang sahat ngayon. Oh. Bigay to ni Vienna May. At para siyang ano variegated dahil sa kanyang ilalim ng dahon ay parang maroon na may ewan ko, I like it. And I think ang flower niya ay kulay red. Yan, Maka Jungle. So this is it, pakita mo yung bagong sibol na dahon. So, meron tayo ditong palmera. I got this from my suking seller. Char. Nakuha ko siya 250 pesos ata. Tapos, pinakita ko to sa last vlog ko about palmera palm. And also, I have here my Boston fern na kinuha ko lang sa likod. And marami na, di ba? Ang ganda. Di ba? And I have here my beside our door yung Circulosa Dracaena na malaki. Tapos as you can see, Maka Jungle, meron na siyang ano flower, di ba? Nung minayday ko. Ayan, follow niyo ako sa Instagram para ma-update kayo. Aking Chlorophyton commosum spider plant na meron na siyang flower. Ito yung flower niya. Ito yung saha, ito yung pwede siyang i-propagate. Ano siya. Tapos, this is my DIY ano siya, plant hanger. So, ang next ko is, this is my Peperomi Metallica. And as you can see, Maka Jungle, ang kanyang, ano, likod ng dahon ang ganda. Tapos, para siyang plastic. Ayan. Parang plastic, di ba? Yes. Tapos, yung aking malaking Liquala grandis. This is Liquala grandis.
Kinakain siya ng uod, as you can see, oh. I got this only 600 pesos sa ano eh. Maliit pa lang siya actually nung unang napunta dito sa amin, pero ngayon medyo malaki na siya. Okay. Palagi ko siyang ano, nililinisan, tapos ano na naman, meron naman ganun. So, dito naman tayo sa hindi naaarawan at yung morning sunlight lang. Ay, meron tayo dito ang mga pinopagate, mga halaman ko. I don't know, this is ginger ata and another ginger. Hindi yung ginger na nakakain. Tapos meron tayong Scandis peperomi. Tapos meron tayong Naka-jungle, Peperoma Isabella pala to. So, pinapagate ko siya. Galing siya sa summer actually. Bigay lang to sa akin ng aking lola. And, dito naman, meron akong jade plant na pinapagate. As you can see, maliit pa siya. Tapos, meron ako dito ang aglonema na pinapagate. bigay lang ito. Tapos, ito yung aking, wow, ang nangyari dito. Ito yung aking chandelier plant na pinapagate ko. Para siyang drusena, no? Pero chandelier siya. Kasi, tinawag siya na chandelier mga jungle. Dahil, kapag maglaki na siya, tas para siyang, ano, para siyang chloropito comosum din, na spider plant na gumaganon din. Tapos, para siyang chandelier. Tapos, dito naman sa ate, meron tayong flowering plant. This is ito yung daisy plant. Syempre may flowering plant tayo. Ito yung daisy plant ko. Palagi ko tong regularly ko tong dinidiligan dahil flowering plant siya. And also I have here my butterfly plant. Butterfly plant na binigay sa akin ni Ate Joanne, my neighbors. And dumadami naman siya, pero nagka-problema kasi ako nito. Kinain ng mga anay. So, pinalitan ko yung soil. Yung soil niya ay yung ano na, 5-in-1 mixed soil na. Dahil inanay siya, hindi ko alam. Yung ano, yung scientific name niya is Oxalis triangulasis. Yes. So, dito naman tayo mga jungles. This is flowering plant, pero hindi ko alam ang name niya. Yung flower niya ata yung ano, yung pink, tapos na pawala siya in one day lang. Meron tayong ditong croutons and I forgot the name, pero maganda to, para siyang pothos, no? At meron ako ditong aglonema na sparkling Sara, tinago ko. And hindi naman tayo mapapatalo. This is from my nursery. Yung isa nandun sa ano, sa ito, nandun sa baba. Ito lang yung pinakita ko. So, meron tayong herbal plant. This is oregano na pampaiwas dengue, char. Tapos meron naman tayo ditong lumalaki to eh. Outdoor plant lang to eh. Tapos as you can see, maka jungle, oh. Oh, maganda, diba? Diba? Tapos, ito tayo sa mga fern ko. This is my fern. Big fern. Galing ito sa summer. And this bird's fern. Ito naman yung aking malaking Boston fern. Ito yung maraming nagaano, sinasabi nila nga plastic daw ito. Pero hindi po ito plastic. Ano po ito? Yan. At tapos may binigay sa akin ni ano, ni Papa. Binigay sa akin. Pinopurgate ko. Ito yung ano, yung orchids, yes. Ay, nakikita nyo pala yung ano ko, yung bitsin, yes. Kasi diba, mas kilala ako bilang bitsin boy, charot. And I have here my Diefenbachia Tropical Marine Marian. Basta yon. Maganda to kasi, pinapurgate ko to kasi binigay lang to sa akin. Tapos, yan, pinapurgate ko. Thank you sa nagbigay. And let's go ahead for this ating mga caladium. And this is the caladium bicolor
na maganda siya dahil dot dot dot. At meron tayong caladium na clown. Bakit siya tinawag na clown? Oh, parang clown niya. Oh, di ba? Ano? Parang siyang clown. Tapos meron tayo ditong caladium na Christmas caladium na isa na lang, dalawa na lang, tatlo na lang yung dahon. At ewan ko, guys, may story eh. Sa ano ko, sa mga plants ko, may mga tumutubo. So, pinapugit ko na rin ito, tinanggal ko, tapos yan, parang na rin siyang caladium, di ba? So, meron din tayong malaking Christmas caladium dito. Yan, maganda di ba? Ang ganda. Yan, pero hindi siya full white, meron siyang dot-dot na green. And then, I have my kalangkoy variegata. This is a... Wait, I forgot the name. This is Maylie Kalangkoy variegata. Yan, nakuha ko din yung name niya. And also, this is a kalangkoy, pero hindi siya variegata. And I have here propagated na... Ano siya? Sparkling Sorrel aglaonema. And another aglaonema na red siya. I forget the name. Makalimutan ako kasi madami na yung plant ko. And I have here my Syngonium. Hala! Ayan. Root pound na siya. Pwede na siyang ipropagate. Oh, dry, dry. I don't overwater my plant actually. Tapos, ano pa ba? Ay, meron pala ako dito. Yung ano ko, yung pinakamaliit kong maganda to eh. I forget the name, pero caladium din to. Iba siya. Iba siyang variety. And I have here my Homolumina plants. This is Homolumina. I don't know. Just comment below kung kalimutan ko yung variety niya. And I have here also an Homolumina na medyo brown siya. Brown ba? Para siyang ano eh. Pula. Na ewan ko. And ito. Meron ako ditong fern na kinuha ko sa summer. Yan. Para siyang plastic. Diba? Ganda. And let's proceed here. This is my bird of paradise. At matagal na tong flower eh. Nung pinakita ko sa inyo yung bitsin. Na flower siya dahil diniligan ko talaga ng bitsin. And nakalagay siya sa malaking pot. Alam nyo, kinuha lang to ng kapatid ko. Doon sa ano, sa kabagwakan. Sa kagubatan. So, ito yung ano ko, peace lily. Wait, papakita ko sa inyo yung peace lily ko. Nakalagay lang dito sa... So, nakalagay lang dito sa plastic pot. Dahil nagkameron tong problema eh, nagka-root rot siya. After niya nagka-root rot, nilagay ko siya dito. Binabad ko muna siya sa tubig na may baking soda. Tapos, ayan. Okay na siya. Meron na siyang flower. This is fluorescence. Ito yung flower niya. Ito yung fluorescence niya, ha? Baka kayong malito. Ito yung flower ng, ano niya, nag-green siya dahil yung kapag depende sa light, green, nag-green siya. Yan. Kung gusto niyo manood yung ano, how to take care, paano mag-bloom yung peace lily niyo, just visit my ano video. Oh my gosh, ang dami pa pala. So, nagkakalat yung ano ko eh, yung mga potos ko eh. Kasi pinapagate ko kasi sila, ito yung potos ko, mga propagation ko dito. Ah, ito pala yung ano ko, yung mint, ito, mint na plant. Pag inamoy nyo to, yan. Also, I have here my chandelier plant. Wait, yan. And this is my anthurium. This is my anthurium. Tapos nag-ano na siya, nagsasaha na siya. Saha ba to or new leaf? And also I have here my ano siya eh, mother plant. Basta mother plant to. Ewan ko, nakalimutan ko ang pangalan niya. And a lot of, ano pa to? Ah, okay. Oo, sige, hindi ko na alam dun. Okay, let's proceed to my Alocasia Red Velvet. Pinakita ko sa inyo. Tapos may Alocasia
ano to? Alocasia Friedeck. Yan, Friedeck. Alocasia Friedeck. And Alocasia, madami akong Alocasia na ano eh, variety. Alocasia Green Shield. Patungo naman tayo dito sa destination where is a lot of plant here. This is my Homolumina. And ito pala yung ano ko, bago kong Alocasia Zebrina. Huwag kayong malilito sa Alocasia Tigrina at Zebrina ha. Ito yung Tigrina. Ito yung Zebrina. And I have here my Aglaonema and also a Begonia and Aglaonema Sparkling Saraat, ah hindi, a Silver Bay, wow. And I have here my Syngonium na Variegata, Aglaonemas, and I have here my Crotons, yes. And I have here my prayer plant. And I have here. This is my, ano siya? Five finger siya. I forgot the scientific name. Meron akong Dracaena reflexa. Yes. And my one and only pothos. This is my golden giant pothos. Ayan. Diba? And also my Dracaena corn plant, my propagated plant here. And meron ako ditong syempre ano. And also I have here my Picara. Oh, as you can see, meron maganda siya dahil yung ilalim ng leaves niya, mga leaves niya ay kulay pula or maroon ba to. 'Di ba maganda? Boshi na siya, boshi. And ano pa ba? Ito yung snake plant ko na kakaiba. Yes, ito yung snake plant ko. Tapos meron din ako ditong rubber tree ba to? Pero maliit siya. Yes. And also I have here another plant and plant, more plant. Tapos ito namamatay na to. Ewan ko kung mabuhay pa ulit. Siyempre, hindi naman tayo perfect lahat. Meron times na namamatay yung mga halaman natin. And this is a nice plant, outdoor plant to na Picara to. And merong bigay dito sa akin, Syngonium to eh. Bigay lang to sa ni Ate Bebe, Char Bebe. Syngonium, three fingers. Okay, let's proceed here. Dito sa likod ng ano ko, meron dito aking mga plastic bottle which is pandilig ko talaga. I have here my materials, all my materials, and my soil mix. Sako-sako lang kasi wala pa naman tayong budget dyan eh. Ito yung ano, bigay sa akin ng birthday. Tignan natin kung okay na siya. Ito yung rubber tree. Kala niyo ha, wala kang rubber tree. Yan, rubber tree, rubber plant. Yan. Diba? This is called ICU process kasi alam niyo mga ka-jungle, kapag walang ugat yung ano niyo, mga plant niyo, kailangan ng ganun, ha? I will tell you more about that. Yan mga ka-jungle, na-planter ko na kayo at ako ay napagod, pero okay lang para naman tayo productive, di ba? I love planting because I want to connect to nature. Kasi bata pa lang ako, nagpa-plant na talaga ako. And that is my hobbies. Tapos, naging talent ko na din sa pagtatanim. Char. And I hope natapos ko na ang lahat dito sa aking balcony tour. And I hope nagustuhan niyo itong video na ito. I will update you for this next month or next year. So, I hope you subscribe my YouTube channel and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of a Jungle Plant. Because more plant, less stress.